So mga katropa, sa last video ko, pinakita ko po sa inyo kung gaano po karami at kung gaano po kalalaki yung mga isda na nahuli po namin dito sa Australia. So for this video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ito ipiprepare, paano ko po ito lilinisan, at kung ano po yung mga recipe at mga potahe na magagawa natin sa ganito kalaking isda. So mayroon tayo ditong nahuling giant trevally or tinatawag sa atin na talakitok. So first, ito po itatanggalan natin ng kaliskis para madali na po siyang hiwain. So ito na po yung ating talakitok after po natin ito na makaliskisan, malinis na po siya. So hihiwain na po natin ito. So kailangan matalas yung ating kutsilyo na gagamitin. Slice po muna natin dito sa gilid para humiwalay po yung laman sa kanyang tinik. Ganun din po ang gawin natin dito sa kabilang side. Hiwaan din po natin para humiwalay din po yung laman doon sa kanyang tinik. So sa ganito kalaking isda, kailangan matalas yung kutsilyo mo at the same time kailangan tiyagalan po para hindi po siya madurog at maging maganda po yung kalalabasan ng ating paghiwa. So hindi naman po ako expert sa paghiwa ng isda, pero isishare ko lang po sa inyo kung paano natin ito gawin para may idea po kayo. After po na mahiwaan natin yung magkabilang gilid, tatanggalin naman natin po yung kumakapit na laman sa bandang gitna. After na matanggal po natin yung laman sa kanyang tinik, pwede na po natin itong hiwain sa laki po ng hiwa na ating gusto. So yung laman sa part na ito, ito pong magandang gawing sashimi. So mamaya, hiwa natin dyan at ihiwalay natin. So tatanggalin natin to dahil ito po ang magandang gawing sashimi. Yan, malapit na po siya matanggal. So tapos na po yung kabilang side. Itong side naman po yung ating hihiwain. The same procedure lang po yung ginawa natin katulad po kanina. So ito na po yung mga na-slice natin. Ito pong part na to ay gagawin nating sweet and sour mamaya. Yan. So yung part po na ito, ito naman po ang gagawin nating sashimi mamaya. Yan. So ang gagawin natin dito, ito po yung ating babalatan. Natanggalin natin yung balat at ihiwain natin yan. So ito po ang the best na magandang sashimi dahil wala na po siyang tinik at puti po yung kanyang laman. So lahat naman po ng isda na puti po yung laman ay magandang gawing sashimi. So yung ulo naman at yung mga tinik ay gagawin nating sinigang dahil ito po ang masarap, may sabaw. So after ko po mahiwa yung ating talakitok, ito na po yung laman, ito po yung pang sashimi natin. Ito naman po yung para sa ating sweet and sour. Yan, na-slice na po natin yan. At yung isang tipak dito, ito naman po gagawin nating
kinilaw para sa mga Filipino. Okay? So ganito po karami yung mga karni po na nanggaling sa 15 kilogram na tribally fish o talakito. At maliban sa kanyang laman, ito na po yung ulo. Yan, napakalaking ulo. So always, ang ginagawa ko po dito is sinigang kasi masarap po yung ulo pagdating sa sinigang. So since meron tayong kasama ang mga Korean, mahilig po sila sa sashimi. So ito pong part na to, ito po yung gagawin nating sashimi. First, tatanggalan po muna natin ang balat. So hiwaan po muna natin yan sa gitna. And then slide po natin yung ating kutsilyo outward. Yan, kailangan po matalas yung ating kutsilyo. Okay, para hindi po siya masira. Yan, ito na po yung isang side. And then, ganun din po yung gawin natin sa isang side. Okay. So, make sure po na malinis po yung inyong kamay kung hindi po kayo gumagamit ng gloves para maiwasan natin yung cross-contamination. And then, using paper towel, tanggalin natin yung extra po na mga moisture at mga dugo para maging malinis at hindi malansa yung ating isda. So, yung next po na gagawin, ito po yung aking babalutan ng plastic. And then, ipoprosin ko po ito para ma-deworm po natin. At mamatay po yung mga parasites kasi yung isda po na yan ay mayroon po silang mga parasites na hindi po nakikita ng ating mga mata. So by processing it, sigurado pong mamamatay po ang mga mikrobyo at mga parasites. So, ito na po yung ating isda. Ilagay po natin ito muna sa freezer and then itone na lang po natin before po natin ito serve as sashimi. So, para naman sa ating ulo, ito po yung ating hihiwain ng serving size at gagawin nating sinigang. So ito na po yung nahiwa nating ulo mga katropa. So tingnan nyo naman po, sobrang taba. Ayan, tingnan nyo yung laman, no? Ang lalaki. So maganda po dito, gawin nating sinigang. So yung iba po, ginawa nating sashimi. Yung iba, ginawang kilawin. At yung iba naman ay ginawa nating sweet and sour. So sa ngayon, magluluto na po tayo ng ating sinigang na ulo. Sa isang kaserola, mag-init lang po tayo ng tubig. Ilagay na po natin yung ating sibuyas, kamatis, at ilagay na po natin yung ating tanglad, pampatagal ng lansa. Ganun din po yung ating luya, pangtanggal din po yan ng lansa ng ating isda. Maglalagay din po tayo ng labanos. Yan, and then takpan natin, pakuluin natin yung tubig. At pag kumulo na po, dito na po natin nilagay yung ating nahihiwang isda. Maglagay na rin po tayo ng asin. So, pwede po kayo maglagay ng bichen kung gumagamit kayo. And then, pakuluin po natin ito at takpan. At pag kumulo na po yung ating sabaw, tanggalin po natin yung mga iskam na lumulutang. Yan, kasi yan po, isa po yan sa nagpapalansa sa ating sabaw. So, para maging masarap yung ating sinigang, maglagay po tayo ng pampaasim. Gumamit na po ko dito ng sampalok sinigang mix. And then, tikman po natin ulit at mag-adjust na lang tayo sa seasoning. So, pag newly catch po yung isda, hindi na po ako naglalagay ng bichen kasi medyo manamis na mistan po ang lasa niyan. And then, ilagay na po natin yung ating mga gulay. Unahin po natin yung ating talong. And then, yung ating onion leek. Pwede rin po kayo gumamit ng dahon ng sibuyas. Siling pansigang. Ito po yung aking hiniwa. At naglagay din po ako ng siling maanghang para medyo may kagat ng konti. So dahil wala po akong talbos ng kamuti at kangkong dito sa barko, so yung ginamit ko po na lang na dahon dito is yung spinach. Okay, masarap din po yan. So here you go mga katropa, luto na po yung ating sinigang na ulo na isda. Oh my God! Wow!
So mga tropa, ito na po yung na-frozen natin na isda. Gagawin nating sashimi. So itow nyo lang po ito ng sandali. Huwag naman po siya dong tunaw na tunaw para madali po nating mahiwa. So ayan po, nahiwa na po natin. So tingnan nyo naman mga katropa, ang ganda po na pagkakahiwa natin. So napakalinis at tingnan nyo yung isda, puting-puti. So yung iba po, ginawa nating sweet and sour. Ito na po siya, yung pinirito ko po muna. And then gumawa po ako ng sweet and sour sauce, or simply called escabeche. Yan. So ito naman po yung ginawa ko pong kilawin. Yan, tingnan nyo po mga katropa, sobrang sarap po yan. Kung gusto nyo po makita kung paano ko po niluto yung sweet and sour at yung ating kilawin, pumunta lang po kayo sa aking YouTube channel dahil may ginawa na po akong video para dito. So mga katropa, tapos na po kami lahat kumain. Ipapakita ko lang po sa inyo kung may natira pa. So ito na po yung ating sinigang. Yan, wala na pong natira. Tanglad na lang po ang natira. Ganon din po sa ating kilawin, simot, ubos din po. Pati yung ating escabeche. So mga katropa, sana nag-enjoy po kayo sa ating episode for today. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!